Welcome back mga ka-YouTube. Part 2 tayo ngayon nung inaayos kong laptop. Bali, dun sa part 1, nakita nyo naman kung ano yung problema, di ba? Ang sabi ko, obserbahan ko na muna siya. Ang problema talaga nun, matagal magbukas. Yun ang nakita ko, hindi matagal mag-load, hindi matagal mag-boot, o hindi matagal magbukas yung Windows desktop. Ang ibig sabihin nung may-ari, matagal magbukas, mahirap buksan, parang ganon. Yan ang nakikita ko kasi, nakita nyo naman, di ba? Ang hirap niyang buksan, ang hirap niyang pa-displayin, ang hirap niyang papawirin. Pag sinaksa ko yung charger, iilaw yung ilaw ng power button, yung indicator light ng power button. Pero nung ino-obserbahan ko siya kahapon gamit ang masusing pag-aanalisa at ang malawak na karanasan, natumbo ko kagad yung problema. Pansinin niyo ha, sasaksa ko yung charger kasi nga wala siyang baterya. Tapos, nare-reset yung setting ng UEFI BIOS. Ngayon, sasaksaw ha. Pansinin nyo, nung part 1, kapag sinaksaw ko to, umiilaw to. Itong power button, yung ilaw ng power button. Ngayon, hindi, di ba? Ayun o, sinaksaw ko pero hindi siya umiilaw. Ngayon, pipindutin ko to. Umilaw na, di ba? Magdi-display na kagad yan. O, mag-display kagad. Tapos, UEFI boot, di ba? Ikot sandali nung bilog-bilog numiikot. Pasok agad sa account. O, di ba? Ikot lang konti. Nasa Windows desktop na kagad. Kung tutusin, okay naman yung bilis nung pag-boot niya. Ngayon, ang nakita kong problema nung inoobserbahan ko siya, wala kasing pinagkaiba ang laptop sa desktop, sa totoo lang. Halos walang pinagkaiba. Ang laptop, maliit lang. Compact yung system niya, yung motherboard niya. Halos lahat na, doon na, yung processor, memory, storage device, keyboard, LCD, pinagsama-sama sa isang sistema. Kaya, hanggat maaari, kung pwedeng i-compress, i-compact, gagawin para mas mapagsama-sama yung isang buong sistema. Yun yung laptop, ganun ang laptop. Hindi katulad ng desktop, malalaki. Pero ang sistema niyan, pare-pareho lang. Okay, ang isa sa problemang nakita ko nung inoobserbahan ko to, dahil nga siya wala na nga siyang battery na nakakabit, di ba? Doon sa part 1, pag bukas natin, wala nang battery na nakakabit. Siguro, sira yung baterya nito nung una, o may ibang naging problema. Nung pinaayos, hindi na kinabit nung unang gumawa yung battery. Tapos nagtataka ako, yung CMOS battery niya, nakalawlaw lang na gano'n, hindi nakalagay dun sa talagang lagayan. Ngayon, ang ginawa ko, syempre, inobserbahan ko muna. Ngayon, kapag kasineset ko na siya sa time and date setting, tapos, matagal magbukas talaga yon. Minsan, ang hirap papawirin, ang hirap i-on. Minsan, namamatay. Auto shutdown, auto on. Para ba siyang nagre-reset? Para siyang nagre-reset ng settings. Parang, kailangan ma-drain muna siya lahat eh. Para pag sinaksak mo yung charger, o auto on ulito, hanggang sa mag-display. Kasi sa desktop, minsan ganun din talaga eh. Lalo na sa mga
Dun sa miner kong ginagamit, halos ganun din. Ngayon, dahil nga wala siyang battery, pati yung CMOS battery niya sa motherboard, hindi na kumakarga. Hindi na kaya, hindi niya na kayang isave yung time and date setting. Kahit pag nag-display na to at sinave ko yung time and date setting, at pag sinatdown ko, at tinugot ko tong charger, tapos sinaksak ko uli, ganun uli ang mangyayari kasi nga hindi na nasesave nung CMOS battery. Ganun ka-importante ang CMOS battery ng motherboard. Ngayon, nagpalit ako ng CMOS battery. Ayan, ang CMOS battery niya, di ba? Nakita niyo sa part 1, ito yung CMOS battery niya. Buti na lang, meron akong ganito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba kapag may spare part. Kasi kung tutusin, kung wala akong makikitang ganito, babalatan ko to. Magko-convert ako ng ano, marami akong CMOS battery ng ano eh, ng desktop eh. Iko-convert ko yun, pipilit kong i-convert yun. Gamit yung wire niya, tsaka itong 2-pin. Buti na lang meron. Kaya hindi na ako nag-convert pa. Kung maaalala nyo, sa mga nakaraang kong vlog, pinakita ko sa inyo itong sirang laptop. Pinandemo ko to, pinaliwanag ko yung built-in RAM. Buksan natin para total, di naman na nakatornilyo ito eh. Para makita nyo. Para makita nyo na mas maliwanag. Yan. Ito yung CMOS battery niya. Sasample ko ah. Dito nakakabit ito. Yan. Tapos nakadikit na ganyan yan. Yan, may pandikit oh. May adhesive. Nakadikit na ganyan yan. May korte pa nga oh. Di ba? Yan, nabilog oh. May paganon. Nakaganyan yan. Di syempre, nung ino-obserbahan ko ito kahapon, sabi ko, kailangan ko mag-test ng CMOS battery. Di nakaganyan yan. Naisipan kong kalkalin yung mga sirang laptop ko, yung mga pang spare parts. Pagbaklas ko ngayon, nakakita ko sakto, magkamuka. Di yun, tinis ko yung akin. Ngayon, nung pag-test ko ng akin, di syempre, tagal magbukas pa rin eh, bagong kabit eh. Nung nag-display na, sinet ko agad yung time and date setting. Tapos, pinatagal-tagal ko lang muna ng konti. Shutdown. Shutdown ko. Shutdown. Sa part 1, nung sinutdown ko, tapos inugot ko yung charger, tali ka. Sinatdown ko, antayin ko muna mamatay ito. Yung ilaw ng power button. Yan, mamatay na ilaw ng power button. Nung inugot ko ito kahapon sa part 1, tapos binalik ko, ayaw nung pumawer, di ba? Wala, auto on, auto off. Tapos, hanggang sa ayaw na pumawer, di ba? Ngayon, pinahinga ko lang muna siya. Din-rain ko siya, pati yung charger. Tapos tinuloy ko na nga nung napapower ko na uli. Ganun nga uli, time and date setting, hindi na naman naka-save. Kasi kahit walang baterya, yung internal battery ng laptop, kahit wala yung internal battery, basta ang CMOS battery hindi drain, kumakarga pa rin yun. Ay, kumakarga tuloy. Kaya pa rin niyang mag-save ng time and date setting. Ibig ko sabihin, pag may power na natatanggap ang system at pag pinower on mo, hindi siya maguguluhan, kung hindi na maguguluhan yung system na bakit naka-default settings yung UEFI BIOS, bakit na-reset.
Kaya natatagalan siya bago mag-boot. Ang isang sistema kasi ng laptop tsaka ng computer, ng desktop computer, bago mag-boot yan, bago tuluyang mag-boot yan, i-check muna nung system o nung kernel na tinatawag yung system kung meron bang problema yung system o kung may kulang bago siya mag-boot. Kapag na-check niya na, napasadaan niya na yung sistema na walang problema, dediretso yun sa boot. Okay, e-testing ko ulit, sasaksaw ha. Hindi umilaw, hindi nag-auto-on. Papawal ko ulit. Isang click lang, oh, di ba? Isang click na lang. Ilaw, display. CMOS battery lang ang problema. Ganito ang CMOS battery ng ano ah, ng laptop. Pero hindi lahat ng CMOS battery ng laptop ganito. Iba-iba. Sa susunod na topic, tatry kong ipaliwanag pa ng gusto yung mga tungkol sa CMOS battery, desktop, laptop. Pero sa ngayon, dahil okay na nga to, ang nakikita ko na lang problema dito ngayon, device manager. Yan. Pansinin niyo yung device manager. May mga device na hindi naka-install eh, oh. Pagka ganyan may mga dilaw na exclamation point, ibig sabihin may mga driver na hindi naka-install. Okay? Tapos pansinin niyo daw. Medyo mataas tong laptop na to, may pwede nga pang gaming to eh. Display adapter. Ito ba yun? O, kita mo, dalawa yung graphics niya. Yung isa, ano ba to? Naka 1050 Ti. 1050 Ti nga ba? Diba? Eh, pag bumili ka ng 1050 Ti na video card, medyo mahal pa rin yun hanggang sa ngayon. Kahit sa presyo ngayon ng 1050 Ti, may mabibili ka pa rin 1050 Ti. Medyo may presyo pa rin yan. Bali, kung tutusin, hindi na to sakop ng ano ko eh. Hindi na to sakop ng trabaho ko. Kasi, ang pinaayos nga lang sa akin, yun nga daw, ang tagal magbukas, yung pala, ang tagal, ang hirap mabuksan, ang tagal bumukas dahil may problema nga sa CMOS battery. Ngayon, sabi ko dun sa may-ari, yung kinabit kong CMOS battery, baka matulad lang din dito, siguro, pero ito, siguro, sobrang tagal na, kaya, naubos na rin. Naubos din kasi ito eh. Parang baterya ng relo to. Sabi ko dun sa may-ari, mas maganda kung bibilihan natin siya ng battery pack. Yung battery pack talaga nito, yung internal battery. Para may suporta yung CMOS battery kahit paano. Para may backup yung CMOS battery. Kasi pagka ito lang CMOS battery yung nakakabit, wala to. Baka mamaya, pag naglokaw yung CMOS battery, o kaya, nadadrain na rin, magtaka siya, hirap na naman papawirin. Hirap na naman buksan. Kaya, sana yun, tatry kong install lang tong mga kulang na driver. Kasi pag ako kasi may ginagawa, pag ako nagtatrabaho at may nakita akong kulang, kahit hindi sakop ng trabaho ko, gusto ko tapusin. Kung gusto ko, hanggat kaya kong ayusin, isasama ko yan. Isasama ko yan sa aayusin. Kahit ang dapat ko lang ayusin, eh yung gantong problema. Kahit di ko na pakialaman to eh. Hindi ko na nga ni reformat, hindi ko na nga pinormat. Kasi sabi naman nung may-ari, kahit i-format ko daw. Kasi gusto ko rin i-check sana kung matagal nga ba talagang mag-boot. Baka kasi sa storage device ang may problema. Pero nakita nyo naman, wala sa storage device ang problema. Nung una, suspect ko kagad storage device. Kasi iniisip ko baka ang tagal mag-boot, ang tagal pumasok sa Windows desktop. Pero sa part 1 pa lang, nakita ko, hindi storage device ang problema. Okay, sana may natutunan kayo kahit pa paano.
tungkol sa CMOS battery ng laptop. Kapag wala ng battery ang kapag wala ng battery pa kang isang laptop at na-drain pa lalo ang CMOS battery, kapag nasira na yung CMOS battery, busted na, wala nang hindi na kumakarga, hindi niya na kayang magpa-save pa ng hindi niya na kaya pang mag-save pa ng settings mo, yung custom settings mo, yung time and date. Katulad nga ng time and date settings pa lang eh. Pag mali yun, uulit nang uulit yun sa umpisa. Parang desktop din. Okay? It's Jenny. Teka. Kung nagustuhan nyo pala, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, share sa mga friend, at mag-comment. Ah, at kung natuwa naman talaga kayo sa, ano, sa naging topic natin, subukan yung, ano, subukan yung mag-text button. Huwag kayong mahiyang gamitin ng text button, ha? Okay, this is JD, signing out.